Yan, so good morning mga farmers. Welcome back to my channel, Search at the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibunga, Cebu, Philippines. So for today's vlog mga farmers, papakita ko sa inyo yung aking pag-harvest ng saging. So part 1 po ito mga farmers, wherein puputulin ko yung saging gamit ang dito sa Bisaya, sanggot mga farmers. Yan, sa ngayon, we're trying to do our best para matumba itong saging na ito. So gamit po yung ating sanggot. So yan, inihila-hila po natin mga farmers yung bawat gilid ng saging para matumba po yung saging. Kasi sobrang taas mga ka-farmers, yung saging is nag-height ng around 12 to 14 feet mga ka-farmers. Kaya sobrang taas. Giant cardaba kasi ito mga farmers, yung tinatawag na dalili dito sa Cebu. Hindi ko alam sa ibang lugar, Bohol or Negros or Leyte, kung anong tawag nito sa kanila, pero dito sa Cebu, dalili ang tawag. Yan, so pakunti-kunti po nating inano mga farmers, kinat yung puno ng ating saging para po gradually bababa siya mga farmers. At yan, inaalalayan ko po mga farmers gamit yung bamboo, no, bamboo post, para hindi po bumagsak yung ating saging o kaya hindi po tayo mabagsakan kasi ang bigat niyan mga farmers, abot ng almost 40 kilos o depende, mahigit pa nga sa 40 mga farmers yung kilos ng saging na ito mga farmers, kasi ang bigat talaga nito mga farmers dahil sobrang lalaki ng bunga mga farmers. Characteristics ng saging na ito mga farmers is talagang mabibigat siya mga farmers kasi sobrang laki. Ito po ang ginagamit na saging, yung gawing turon doon sa yung nakikita ninyo sa mga mall, especially dito sa Cebu sa e-mall, yan po makikita ninyo. So yan, hinahawakan ko po yung ano mga farmers, yung yung bamboo post para po mapigilan natin yung biglaang pagbagsak ng saging dahil napakabigat mga ka-farmers. Yan, tingnan nyo. So medyo nahirapan ako dyan mga farmers dahil sobrang bigat na kasi bumabagsak na yung saging natin gradually, kaya kailangan talagang tatanggalin ko yung mga farmers yung sanggot para unti-unti nating maputol yung mga dahon para mas mawala yung or maminusan yung kanyang bigat mga farmers. So yan, kailangan ma-cut. Yan, kinukuha ko na yung mga farmers yung sanggot. At yan, puputulin natin yung mga dahon. Yan, oh. Yan. So, pag nakuha na yung mga dahon, mga farmers, medyo ano na siya. Gagaan na ng kunti, mga farmers. Pero, ganun pa rin. Mabigat pa rin. Pero at least, pag nakuha na yung mga dahon, mga farmers, medyo gagaan na siya. Yan. So, tapos yung, yung space ay medyo magiging maluwag kasi wala na yung mga dahon. At hindi na mabigat. Yan, so easy na lang yung pag alalay sa ating saging para bumagsak ng maayos at hindi po masira yung saging. Yan, so na tapos ko nang kinuha yung mga dahon. At yan na nga mga ka-farmers, yan bigat mga ka-farmers, oh. Tingnan nyo, yan na, bagsak na mga ka-farmers. Hindi ko napigilan mga ka-farmers, pero at least na alao, yun na. Yun ang ka-farmers, medyo delikado. So maraming salamat mga ka-farmers, what's up?